Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung atin pong mapapansin sa Ebanghelyo, ipinapamalas ni Jesus ang kanyang natatanging pagkilos, lalo na sa larangan ng buhay ng tao. Nagbahagi po sa atin si Jesus ng isang talinhaga, ng isang manggagawa, na naghahanap ng isang may-ari ng isang lugar o isang lupain, o sabihin na natin partikular, ubasan, at naghahanap siya ng manggagawa. Nakahanap naman siya ng mga manggagawa at ang napagkasunduan nila bago magsimula ang pagtatrabaho ay isang denaryo. Ngunit nang makakita pa rin ang may-ari ng ubasan ng mga pwede pang gumawa o magtrabaho sa kanyang ubasan, sa ganap na ikasyam ng umaga, ikalabindalawa ng tanghali at ikatlo ng hapon, kahit sa ikalima ng hapon, kaniya itong kinuha upang maghanap buhay at magtrabaho sa kanyang ubasan. At nang magpapasweldo na, binigyan niya ng isang denaryo ang mga nagtrabaho ng ikalima, ikatlo, ikalabindalawa ng tanghali at gayon din ang ikasyam ng umaga at gayon din yung mga unang nagtrabaho. Ang napagkasunduan po talagang sweldo ay isang denaryo. Kaya bago po magtrabaho yung mga unang nagtrabaho ay malinaw po sa kanila na yun ang kanilang sasweldohin. Pero isang bagay ang tinatanong ng mga unang nagtrabaho, bakit pinagpare-parehas ang kanilang sweldo? Kaya nung nag-aabot ng unang isang denaryo doon sa mga ikalima ng hapon, nabubuo siguro sa kanila ang kamalayan,
mas malaki tiyak ang ibibigay sa amin kasi kanina pa kaming umaga. Pero laking gulat nila nang ibigay din sa kanila ang natatanging halaga na kanilang pinag-usapan. Sapagkat maaring ang inaasahan nila higit pa ang kanilang makukuha dito. At mula sa pagtatanong na iyon, ano ang naging tugon sa kanila ng may-ari ng ubasan? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa aking ari-arian o naiinggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Mga kapatid, kung titingnan po natin, ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao ay laging pagkilos sa diwa ng awa at habag na nakaugat sa malalim na pagmamahal. Kapag mayroong pagpapahayag ng awa at habag, laging nariyan ang pagdama ng presensya ng Diyos. Ito rin ang nais na ipahayag ng Diyos sa unang pagbasa. Kung paanong nararapat na kalingain, lalo tigit yaong mga taong nakararanas ng mga matitinding pagsubok o suliranin sa buhay. Kung paanong ganun na lamang ang paghahangad ng Diyos na ang bawat tupa ay maalagaan ng maayos at sila'y hindi mapariwara at maligaw. Kung titingnan po natin sa kasalukuyang buhay na ating tinataglay, paano natin nadarama ang kabutihan ng Diyos? At paano din natin kinikilala ang kabutihang ito? Paano natin nadarama na tayo'y kinahahabagan at kinaaawaan ng Diyos? At paano din natin ito na ipadarama sa mga taong nasa paligid natin upang sa pamamagitan ng kabutihan at awa na ating naipadarama ay maranasan din nila ang presensya ng Diyos? Huwag tayong maging alipin ng pamamaraan ng mundo sa kasalukuyan. Bagkus maging mga alipin tayo ng awa at habag ng Panginoon. Tinitingnan tayo palagi ng Diyos at pinagmamasdan niya kung paano tayo nagpapatuloy sa buhay natin. At sa pagpapatuloy natin sa buhay na ito, batid ng Diyos kung paano tayo nagsisikap. Batid din ng Diyos kung paano tayo nagbabaliwala. Batid din ng Diyos kung paanong iniisip natin ang buhay ay parang wala nang patunguhan. At batid din ng Diyos kung paanong may mga tao din na nagsisikap, na itaguyod ang buhay nang mayroong pagkapit sa kanilang pananampalataya. Huwag tayong maging mapanoos sa Diyos dahil ibinibigay niya ang karampatang halaga para sa atin. Huwag nating isipin na tayo nakahihigit sa iba at ang iba ay nasa ibaba natin. Ang pagtingin ng Panginoon ay laging batay sa kanyang pag-ibig, batay sa kanyang pagmamahal. Kung tayo ay manunuos lamang palagi sa Diyos, baka akalain natin na tayo'y higit sa Diyos. Ngunit kung hahayaan natin ng Diyos na ibigay ang nararapat para sa atin, ang sapat para sa atin, kung minsan nga, di ba, sa Kanyang kabutihan, higit pa ang natatanggap natin. Mga kapatid, sa ganitong mga sitwasyon at pagkakataon sa buhay, marahil dapat mamuhay tayo ng mayroong kakontentuhan. Sabi nga po, kahit na ang dami-dami mong pera sa kasalukuyan, parang wala ka rin naman parang bilhin pa eh. Kundi yung pangunahing pangangailangan lamang. Naiisip ba natin na tayo ay inaanyayahan din ng Diyos sa kasalukuyan para tayo ay maging mga daluyan ng Kanyang awa at habag at kabutihan sa mga taong nasa paligid natin? Baka iniisip ng ilan ay hindi nagiging makatarungan ng Diyos dahil hinahayaan niya tayo na dumanas ng ganitong mga krisis.
Pero ang katotohanan, tayo pala ang hindi makatarungan. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya at grasya, ngunit saan natin ito dinadala? At paano natin ito nagagawang maibahagi? Mga kapatid, nawa po sa pagsisikap natin na maglakbay sama-sama, bagamat tayo po'y magkakahiwalay, pero kami po na nandito sa seminaryo, ang mga seminarista po na nasa kanilang mga bahay, na nagbabahagi ng ilang mga pagninilay, mga katuruan, mga talambuhay ng santo, mga salita ng Diyos na binibigyan ng pagninilay. Nawa po sa simpleng paraan na ito, maramdaman ng bawat isa sa atin, kayo na nasa inyong mga tahanan, kung paano tayo kinakalinga ng Diyos. Naisip po namin gawin ang paraan ng pakikilakbay sa inyo, kahit man lamang po online, kahit man lamang po sa diwa ng ganitong klaseng plataforma sa social media. Upang sa gayon, tayong lahat ay sama-sama maglakbay patungo sa pananampalataya. Pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin. Na ang Diyos ay naghahangad na bigyan tayo ng saysay sa buhay. Na ang Diyos ay nagkakaloob sa atin ng pagkakataon para maging malikhain tayo, produktibo o mabunga sa apang-araw-araw nating buhay. At hilingin po natin sa Panginoon sa biyaya ng banal na Eukaristiyang ito, na nawa ay magawa natin na tumugon at tumalima sa Kanyang paanyaya at maging bukas sa ganang halaga, sa ganang grasya, sa ganang biyaya na ipagkakaloob niya sa bawat isa. Amen.